ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan si Ismael, na anak ni Agar, ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang yan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa, yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-ina'y ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit.
ang anghel ng Diyos. Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang malaking bansa ang kanyang lipi. Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaking ilang parang naging mahusay na mga ngaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila ay inililigtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa puon kayong kanyang bansa. Nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay, kahit mga leon ay nagugutom din. Ngunit ang sinuman ang puon susundin sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay na masaya't mahabang buhay, di ba ninyong gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninuna. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga dinedero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila ay inaalihan ng mga demonyo at napakabangis, kaya't walang mapangahas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nangangain at nanahimik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kami pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbo umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan. At pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay.
pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Minsan may mga yugto sa Ebanghelyo na pagbabasahin mo. Minsan napapasabi ka na lang na, sayang no? Sayang kasi hindi nila nakita ang galaw ng Diyos. Yung mga tao na pagkatapos mabalitaan yung nangyari, ayaw na nilang papasukin si Jesus. Bakit? Marahil ay nakita nilang banta si Jesus sa kanilang hanap buhay. Lalo na ho nung nangyari. Pumunta sa mga baboy, yung mga demonyo, at nalunod yung baboy. Tingin nila, kawalan yon. Kawalan para sa kanila. Pero, yun ang mas pinansin nila. Hindi nila napansin na may dalawang lalaki na marahil ay matagal nang ganito ang pinagdadaanan, ay gumaling. Sayang, hindi nila napansin yun. Maganda rin po no, sa ating buhay Kristiyano, marahil ay may mga bagay tayong hindi napapansin. We tend to filter how we see things. Minsan ang tinitignan natin, yung kawalan, yung mawawala, yung mababawas. Pero hindi natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin nakikita na gumagalaw ang Diyos. May nagsabi nga ho sa akin nung binasa po ang ebanghelyong ito, sabi nung tao, sayang no, yung demonyo nakilala si Jesus. Kaya ang pakiusap nila, huwag kang gagawa ng masama sa amin ha. Nakilala nila sino si Jesus. Yung mga tao, hindi nakilala si Jesus, kaya hindi pinatuloy sa kanilang bayan. Sana po no, sa atin bilang mga Kristiyano, huwag tayo sana mahulog sa nangyari sa mga tao na hindi nakilala si Jesus. Sana makilala natin lagi si Jesus. Sana nakikita natin si Jesus parati sa ating buhay at pamumuhay. Kasi kung saan ka nakatingin, yun ang mapapansin mo. Kung nakatingin ka sa kayamanan mo, sa iari-arian mo, yun lang ang papansinin mo. Pero kung kaya mong tumingin sa Diyos, kaya mong makilala si Jesus na gumagalaw sa buhay mo araw-araw. Kaya po magandang imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano na laging hanapin si Jesus sa buhay natin. Kilalanin at maging sensitibo sa galaw ng Diyos sa buhay natin. Hindi kung saan-saan tayo nakatingin, kundi ang tinitignan natin ay ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kilalanin ang hakbang ng Diyos araw-araw. Para hindi sayang. Sayang ang mga moments na hindi natin nakita ang gumagalaw ang Diyos. Dahil nakatungod tayo sa ibang bagay. Let's live our life worthwhile. Kasama ang Diyos, kapiling ang Diyos parati. Lagi nating kasama ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsalita si Kristo
ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos ng may kapangyarihang magpagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pastol, naway maging tunay na lingkod na nagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na naggalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makita at madama ang mga mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan na may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluensya ng kasamaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng alimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging tapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh.
Diyos, sana'y pahintulutan. Mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman. Kadakilaan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y kung ako'y laging nasa piling niya. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na July 6, Huwebes. Bukas na po ito sa ganap na ika-6 ng gabi. Makisa po tayo. Patuloy pa rin pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o Santa Plaza, San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhay inawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.